Hello, my dear Aries. Welcome back to Practical Mystic. Unang-una sa lahat is I'm really sorry for my long absence kasi masyadong maraming pinagkakabalahan sa trabaho. But I really have the desire to do the tarot reading for you to know what the future holds. And what should you do in order to follow what's God's purpose for you? Anyway, ang mahalaga is, nakikita tayong muli. So, I declare a great gratitude. Maraming salamat sa inyong pakikinig, panunood. And pinapahalagahan ko ang mga suporta ninyo. And malaking tulong yun para sa aking channel. Thank you so much. May you all be continually blessed and extremely or highly favored. Okay, so alamin natin kung ano ang mensahe para sa iyo sa buwan ng Mayo. Let's dive in. Universe, sports, angels. Okay, so ito na lahat ang mga cards para sa iyo, my dear Aries. Okay, so simulan natin sa pinakaunang hanay na binubuo ng limang cards. Ang pinakaunang card ay ang tinatawag na the Emperor. The Emperor is the Arcana card, which is saying na ikaw ngayon ay may plano. Okay? Meron kang gustong gawin na dinadaan mo sa pagpaplano. At ang pagpaplanong iyan ay isang masinsinang plano. Kung nakikita mo itong isang piraso sa mga chess. So, maaring ikaw ay isang magaling na chess player or kung hindi ka isang magaling na chess player, at least magaling ka or mahusay ka sa paggawa ng plano or paggawa ng mga estratehiya para matagumpayan mo or para magiging matagumpay ka sa iyong mga gawain. Maganda talaga yung massive planning, no? Nagpinaplano ang lahat ng bagay para magiging matagumpay ito. Okay, so you have a plan to do something. Inaayos mo yan sa pamamagitan ng pagpaplano para maging matagumpay. Tapos ito yung Two of Wands. This is a fire, creative fire energy. Ibig sabihin, meron kang plano pero maaring hindi mo siya natuloy. Maaring nasimulan mo na or nasimulan mo pero hindi mo siya natapos. Or maaring gusto mong simulan pero hindi mo siya nasimulan kasi maaring may mga impedimento. Maaring ikaw ay ginagambala sa ibang bagay or parang naging busy ka sa iyong trabaho. So yun ang maaring dahilan kung bakit hindi mo matuloy ang iyong plano. Para gawin ang isang bagay na gustong-gusto mo talagang gawin. At sa pagitan ng The Emperor at saka The Two of Wands in reverse, ay meron tayong the Ten of Cups, actually. I'm sorry. The Ten of Cups in reverse. So, ibig sabihin, nandahil sa planong hindi mo natupad, ikaw ay nagiging hindi masaya. Kasi, actually, sa tingin ko, gustong-gusto mo talaga siyang gawin kasi yung
sa nakikita ko sa mga cards na ito, parang kulay pula or kulay dalandal, parang ganun, na may kinalaman sa creative fire energy talaga, no? So, ito yung may kinalaman sa passion, sa desire or interest. Ito talaga ang gusto mong mangyari. Gusto mong gawin ang isang bagay. Sadyang nabisi ka lang or mayroong iba pang bagay na gumagambala sa iyo na nagiging dahilan kung bakit hindi mo ito magawa. So, dahil dyan, hindi ka naging masaya kasi hindi mo nagawa yung bagay na gusto mong gawin, no? Hindi ka masaya dahil hindi mo na-fulfill yung bagay na gusto mo talagang gawin. Parang ganun. Okay. And pangatlong card mula sa Hanay ay itong The Five of Cups. Itong The Five of Cups. Meron tayong limang kupa. Isa, dalawa, tatlo, apat, at saka panglima. Itong babaeng ito, doon siya nakalingon sa mga nalulunod na limang kupa. Isa, dalawa, nakikita mo ba siya? Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay, doon siya nakatingin sa mga apat na kupa na nalulunod habang hindi niya tiningnan or hindi siya nakalingon doon sa kupa na mas malaki at mas maganda na nandyan lang sa kanyang tabi. So, ibig sabihin, hinahanap mo yung mga oportunidad na nawala naman sa iyo. Okay? Parang nagkaroon ka ng paghihinayang sa mga nasasayang na oportunidad habang hindi ka grateful sa naiiwang mas malaki na oportunidad para sa iyo. Okay, so yun ang enerhiya na nakikita ko dito. Pero ang mahalaga is balanse pa rin yung heart chakra mo. So ibig sabihin, wala ka ng pakiramdam, hindi ka na masyado, hindi talaga totally nanghihinayang, pero parang iniisip mo pa rin siya. Parang pinapaalala ka lang. Pero balanse pa rin yung heart chakra mo. Ito. Ibig sabihin, hindi na siya masyadong malalim na pakiramdam para sa iyo. Na to the extent na hindi talaga siya makakahadlang sa pag-aktiba or pagpagalaw ng iyong heart chakra. Tapos ito, tinatry mo talaga yung best mo para abutin yung pinapangarap mo na promotion or pinapangarap mo na trabaho. And sa tingin ko, qualified ka naman kasi capable ka naman. Meron kang mga kagamitan na makakatulong talaga sa iyo na abutin itong pinapangarap mo na bagay. Maring ito ay job promotion or material desire lang. Okay? At kung ano man yan na gusto mong abutin, nakagabay lang yung universe sa'yo para ma-achieve mo yung goal mo. Okay? So, hindi pa huli ang lahat para gawin mo ang mga bagay na gusto mong gawin. Kasi, kahit pa man hindi siya natupad, hindi mo siya nagawa, ay hindi ka nakapag-decide para simulan ang proyekto na yan, kung ano man yan. Still, hindi pa rin huli ang lahat para abutin ang mga pinapangarap mo sa buhay. O ano man yan, hinahangat mo gawin. And then ito. Ito ang King of Swords. Ibig sabihin, parang hindi ka nagkaroon ng mental clarity sa ngayon. Meron ka naman sanang kuwago dito at saka iba pang ibon dito para gumagabay sa iyo. Pero
sa nakikita ko, parang nagkaroon ka ng mental blockage na maaaring ito ang dahilan kung bakit hindi ka makapag-decide para gawin ang bagay na gusto mong gawin. Okay? Mental, you need to have a mental clarity para makapag-decide ka na. Tapos sa pagitan ng Two of Wands at saka Five of Cups is ito, the Judgment. Wow, pinapalaya mo na yung sarili mo. Pinapalaya mo ang sarili mo mula sa victim mentality ba na naghihinayang nasayang mo yung apat na gagamitin. Tapos kailangan mong magpasalamat sa isang naiiwan na mas magandang oportunidad. Okay. So kung nakadama ka man ng guilt or panghihinayang, pinalaya mo sarili mo. Okay? Parang pinapatawad mo sarili mo. Para ka na makapag-move on sa hinaharap. At ito, nagkaroon ka ng desire na ipagpatuloy na ipagpatuloy mo abutin ang mga bagay na minimiti mo sa pamamagitan ng pagninilay-nilay sa isang tahimik na lugar. Ito kasi yung The Hermit. Nag-iisa ka sa isang lugar, tapos sa iyong pagninilay-nilay, doon ka nakadama ng kapayapaan at saka doon ka nakatanggap. Sa pagkakataong yun, nakatanggap ka ng downloads mula sa universe. Okay? At sa pagnililay mo, parang nakadama ka ng kapayapaan sa puso at sa isipan. At dahil mapayapa ang iyong isipan, tuloy-tuloy ang pagtanggap mo ng mga creative downloads mula sa universe. Tuloy-tuloy ang iyong pagtanggap ng mga mensahe mula sa buong may kapal. Okay? It is through meditation and staying in a quiet place so that you can listen to the message of the universe or so that you can listen to your inner voice or your intuition. Tapos ito ang Six of Pentacles pala. Six of Pentacles. So, ibig sabihin, hindi ka nagkaroon ng mental clarity. Tapos, nagpatuloy ka pa rin sa pag-achieve ng iyong goal. So, ang nangyayari is, parang nagtitipid ka talaga. Tinitipid mo yung mga resources mo kasi iniisip mo na kinakailangan kasi yung resources para ma-achieve mo yung goal mo. So, nagtitipid ka, konti lang yung natanggap ng mga tao na nanghihingi sa iyo ng pera. Okay? Ganyan talaga. Kapag meron tayong pinapangarap na bagay na gusto nating mabili, kailangan talaga na magtipid tayo sa ating pera hanggang sa mapagtagumpayan natin yung pag-iipon at mabili natin yung bagay na gusto nating bilhin. So, ibig sabihin, parang pinapaalala ka ng universe na maging maingat sa gasta ng iyong pera. Okay? And dahil hindi ka nakapag-decide na simulan na ang iyong proyekto o isang bagay na gusto mong gawin, ang nangyayari is, nagsasayang ka ng oras, meron ka nang nasimulan ng mga proyekto, kagaya ito sila, pero parang meron pang kulang eh, na kailangan mo silang balikan para magiging perfect talaga na creation ang mga projects mo. Or maaaring, merong ibinibigay sa iyo ang universe na isang proyekto na kailangan mong gawin, ngunit hindi mo maisagawa. Maaaring dahil sa procrastination, yung pagsunod sa yung pagkakaroon ng manyana habit, mamaya na hanggang sa wala na talagang nagawa. Okay?
So sa pagitan ng hermit mode at saka hermit at saka judgment, ito na yung Ace of Swords, ibig sabihin. Dahil sa iyong pagnilay-nilay sa isang tahimik na lugar, tuloy-tuloy yung pagpasok ng mga creative downloads dyan sa isipan mo. So, ibig sabihin, nagkaroon ka ng epiphany moment, no? Parang naisip mo lang bigla, ay, ganito pala, ah, ganun pala. So, parang it's an epiphany moment, no? Na meron kang naisip na ideya or downloads mula sa universe. So, maganda talaga na magpunta sa isang tahimik na lugar para makarinig ng mensahe mula sa iyong intuition or o kaya naman ang tahimik na lugar ay makakatulong sa iyo para makatanggap ka ng mensahe or downloads mula sa universe. At tapos sa pagitan ng hermit mode at saka the six of pentacles, ibig sabihin sa iyong pagnilay-nilay nakatanggap ka ng mensahe mula sa universe. Tapos ang mensahe na yan mula sa universe, kung susundin mo, ay magkakaroon ka talaga ng death and rebirth sa buhay mo na maaaring makapagbigay ng malaking pagbabago na may kinalaman sa iyong financial na aspeto, no? So, kung ano man yung creative downloads na natanggap mo mula sa universe, na pumapasok siyang sa isipan mo, kailangan mong gawin, kailangan mong tuparin na ito ay makapagbigay ng malaking pagbabago sa buhay mo at maaaring makapagbigay ng malaking pag-unlad sa iyong financial na aspeto. Malaking pag-unlad sa iyong pera. Okay? Or sa iyong pananalapi. Ayan. Tapos sa pagitan ng Eight of Cups at saka Ace of Swords, ito ang Wheel of Fortune. Ibig sabihin, wag mong tanggihan or wag mong baliwalain ang mensahe na matatanggap mo mula sa universe. Kasi ang creative downloads na yan ay nakakatulong sa iyo para ipagpapatuloy mo talaga gawin ang iyong mga creative pursuits na maaaring makapagbigay ng swerte sa iyong buhay. Okay? At dito, the Page of Cups. May kinalaman ito sa heart chakra mo. Ibig sabihin, napaka-balance talaga. Payapa at puno ka ng pagmamahal. Okay, kahit hindi ka kahit nagkaroon ng delay ang iyong creative projects, ang mahalaga is payapa ang kalooban. Walang stress. Parang tumataas yung vibration sa iyong katawan dahil ikaw ay isang tao na mapagmahal o maaring mapagpatawad sa ibang tao. Ang pagmamahal kasi, isa yun sa pinakamataas na emotional energy. At iyon ang dapat nating maramdaman sa atin personally, sa ating emosyon. Pinaka-the best na emotion na dapat nating mararamdaman. Kasi kapag mataas ang vibration natin na naka-tune in sa pagmamahal, malaki ang posibilidad na mag-a-attract sa atin yung mga magagandang oportunidad na ipinoproject ng universe sa atin. Kasi if you are tuning in to the vibration of love, the universe will project the same vibration. Okay? Sa reading na ito, pinapaalala ka na kailangan mong gawin ang isang bagay na dapat mong gawin. Magpunta ka sa
sa tahimik na lugar para makatanggap ka ng mensahe mula sa universe. At ang mensahe na ito ay makakatulong sa'yo para baguhin mo ang buhay mo. Parang tinutulong, ang mensahe na yon ay tulong para sa iyo, para mapagbago mo ang iyong takbo ng buhay. Ang, or ang iyong kapalaran sa buhay. Okay, so, dapat maging handa ka para sa death and rebirth, no? Para tuloy-tuloy ang pagtanggap mo ng swerte sa buhay. Okay, so ito lang lahat ang mensahe ko para sa iyo. My dear Aries, let me pray for you. Universe, spirits, angels, my ancestors, and the celestial teams. Thank you, Father Elohim, for this chance that you have given in me to do the tarot reading for Aries. And I thank you, universe, spirits, angels, my spirit guides, archangels, and the celestial teams for helping me to do this tarot reading session for Aries. I'm always grateful for all the things that is happening in my life, especially this moment that you've given me the time to pray for my dear Aries. Maraming salamat sa iyong napaka-importanteng mensahe. Hinahangad ko ang napaka-mainam na pagkakataon para sa bawat Aries na makatanggap ng mensahe mula sa iyo. At ang mensahe na ito ay nakakatulong para sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin para magkaroon ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. At para matanggap nila ang tuloy-tuloy na swerte. Father Elohim, thank you for using them as the vessel to continue doing the creative projects from through you. The creative idea is coming from you. Thank you so much for you'll find a lot of ways to help them realize their purpose and do something according to their life purpose. All of these are happening for your glory. Thank you, Father Elohim, for fulfilling their heart's desire. Thank you for more chances for them to follow your will, to live according to your expectation, to fulfill their life's purpose, and to enjoy the beauty of life, and be more extremely blessed and highly favored in your mighty name, Father Elohim. Thank you so much. And this I express to you through your Son, Christ Jesus, as our Lord and Savior. Amen. Spirit. Thank you, Aries. See you in the next reading. Bye for now.